Sa mahigit 40 taon sa music industry, umalagwa ang pangalang Cu Ledesma. Pero sa unang pagkakataon, ang revelasyon ng pop diva sa paglalakbay na tinatahak nilang mag-ina bilang isang single mom at ang kanyang anak na may pinagdaraanan. Sa pagsubok na ito, nangingibabaw ang tibay at tatag ng kanyang pagiging isang tunay na ina bago siya isang diva. Ngayong una ninyong malalaman sa Rated Corina, Cu at Isabella, kwento ng mag-ina. Ang sulok ng takda sa ilalim ng araw, dito ba kung saan naroroon ang hinahanap kong wala sa panahon? Siya ang kauna-unahang binansagang diva sa kasaysayan ng music industry sa bansa, ang nag-iisang Cu Ledesma. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, patuloy siyang nakilala bilang pop diva. At maging sa ibang bansa, nakilala ang husay niya sa pagkanta. At ang kanyang husay, hindi nga lang sa musika niya na ipamalas, pero sa lahat ng tagumpay at pagkilala. Para sa kanya, hindi matatawaran ang kanyang pagiging isang ina. Isa sa pinakamahalaga, kundi pinakamahalaga na papel, ay ang pagiging nanay. Yes, of course. Mm-hmm. Kasi kung magulo ang buhay mo in your relationship with your anak or your children, hindi ko alam kung magiging maayos ang buhay mo. Mm-hmm. You will have peace, no? Pero, pinlano si Isabella? Hindi. Pinlano ng Diyos para sa'yo. Yes, yes. Oo. So, ayun na, meron ng Isabella. And bakit isa lang siya? Hindi na nasundan? I was touring. Ah, so, touring. There was a time when Louis was saying, come on, let's make another one. And then I had to go on a tour. Oo. Tapos kinalimutan na namin. Oo. Sayang, di ba? Busy ka masyado. Sa paglaki ng pangalan ni Cu Ledesma sa musika, halos nawalan siya ng panahon sa kanyang pamilya, na isa sa itinuturo niyang dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ng kanyang asawa. I'd like us to be friends one day, yeah. Na for the sake of Isabella, that we can, you know, we can eat together without any attachment. I believe, you know, I'm hopeful. Pero si Isabella is okay now with the dad. Yes, they talk a lot, but they don't see each other a lot. Baka ilang beses sinubukan isalba ni Cu ang relasyon niya sa kanyang asawang si Louis. Pero may mas mabigat na dahilan daw at iba pang mga bagay na hindi na maaaring maayos pa. At ang pinaka naging apektado sa pangyayaring ito, ang nag-iisa niyang anak na si Isabella. Of course, it was a shock. Mahirap ba being a single mom? Of course, we also know Isabella was diagnosed with the bipolar disorder. With that bipolar disorder. So, single mom, daughter, beautiful and talented but with some issues. Mahirap. Mahirap. 14 na taon na ang nakalipas nang ma-diagnose si Isabella na may bipolar disorder. Ito ay isang uri ng sakit kung saan nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pagbabago sa mood ang isang individual. We had a family history of bipolar disorder. They asked me to go to like a psychiatrist, and sure enough, when I ticked off all the boxes, you know, almost all the boxes on a Are You Bipolar checklist. Pag sinabing bipolar, hindi ibig sabihin na ano lang siya, yung talagang general. Dalawa siya, bipolar 1 at saka bipolar 2. So, siguro pwede nating i-discuss kung ano yung bawat isa. Pag sinabi yung bipolar 1, automatic, dito makikita mo, merong manifestations na matindi yung manic episode. Sobrang excitement, talagang napaka-euphoric. Tapos after 1 week, automatic biglang bababa, depression yan. Talagang sobrang anlungkot-lungkot, umiiyak. Kung minsan parang magtataka, parang ano ba yan? Masyadong matitindi yung mga dumarating na mga mood swings, ganon. Pero ang kagandahan dito, exaggerated man siya, hindi katulad na mas worse ang bipolar 2. Pag sinabi nating bipolar 2, matindi yung depression. Mas matindi siya. Severe yung depression. Tapos, yung hypomanic, yung may heighten, pero hindi kasing tulad
ng sa bipolar 1. Kaya lumalabas mas severe or worse ang sinasabi pag bipolar 2 ka. Bipolar 1, mabilis na na severe yung manic at saka depressive episode, pero ang bipolar 2 tuloy-tuloy yan. Balot ng takot si Ku na baka hindi raw makayanan ng kanyang anak ang kanyang kondisyon. Lalo pat hindi pa ganoon kabukas ang isipan ng karamihan sa usapin ng mental health issues. Kasalanan namin mag-asawa noon. We were into movies. We were into acting. We were studying acting. Both of us were studying acting in Los Angeles. Dadali namin si Isabella sa sinehan, you know. And ngayon, Isabella got hooked on just watching movies and whatever, no? Sa mga social media. And so doon pumapasok ngayon yung addiction, yung disobedience. Nagkaroon ng matinding depression at anxiety ang kanyang anak at kinailangan ni Isabella ng mga psychotropic drugs para ito ay mapakalma. From then on, they started putting on a lot of medicine on me, psychotropic medications, which did help, you know, and I'll admit, it's like, you know, it's almost like magic, you know, how the right combination can really do wonders for you. And, you know, like every 5 years, we change the medication, and I learned to be very, very honest with my doctors, no more hiding symptoms and things like that, so that hopefully the goal was always to get rid of the medication, but 3 months became 6 months, became maybe forever being on the medication. As far as mental disorders are concerned, lahat ng mental disorders, wala pa siyang effective na cure. Pero they can be prevented through the proper medication and through the proper therapy na ginagawa sa taong nagkakaroon ng mental health issues. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Hindi madali tanggapin para kay Ku ang kondisyon ni Isabella. Pero bilang isang ina, buong higpit niyang niyakap ang kanyang anak para harapin ang pagsubok na ito. At ngayon, matapos ang 14 na taong gamutan, malaki na ang pinagbago ng anak na si Isabella. And I have met other parents that I am, you know, praying for, helping, you know, to understand it. Kasi kami, I am believing patapos na eh. Ibig sabihin, I'm already seeing the changes in Isabella and I'm really grateful to God. Bukod sa medisina, napakalaking bahagi rin daw ang matibay na pananampalataya sa Diyos kung paano nila patuloy na nalalagpasan mag-ina ang lahat ng mga pagsubok. Siya ang kapartner ko eh. Without him in my life, I think I would have given up already. Kahit na ang feeling ko, I would never give up on my daughter. Ibang klase kasi yung ano eh, yung sakit na ganon. It's really, if I may say, it's more spiritual. But I have learned so much from the process. And I believe that it was God's plan for me to go through that process. Ginamit nga lang si Isabella. Even Isabella said, Mom, I think God is just using me so that you will learn so many things. Patience, to listen more. Ang dami tinuro sa akin ng Diyos. Even prayers. I'm thankful that we are in the season of our lives that she's listening more. At ang lahat ng hamon ng buhay na kinaharap nilang mag-ina, mas nagpatibay at nagpatatag sa kanilang pagsasama. So nag-e-evolve din yung relationship? Yes, yes. Gets better. Nakakapag-usap na kami ng maayos. Wala nang mga blaming, yung ganyan. Pointing fingers. So talagang ano na ito, constant partnership na kayo ni Isabella. Yes. And even now, she continues to pray for me and with me. And we're learning to be considerate of each other's needs. And I've been praying, Lord, help me to speak my mother's language. And even now, God is always still refining and adjusting and helping us. And of course, like mother, like daughter, partner din silang mag-ina pagdating sa music at pagpipinta.
na parehong malaki ang naging bahagi sa paglaban ni Isabella sa kanyang kondisyon. I just came back from like a executive checkup in a hospital, and what we discovered was in the past there was a list of things that was going on with my body, whereas before I was taking a lot of vitamins, and I'm glad that the doctors now have told me, oh, too much, not too much, scale back. So my friend and I were joking, I've graduated from vitamins, almost indeed. It's an adjustment period for my body to take less vitamins, but it is quite challenging, but not like before naman, but you know, it's something that I'm looking forward and just learning to really accept and thank God for, because it's like level up now, and it's less and less of things are needed to help me out. Today, you are rehearsing, and it's sort of a celebration because you just found out she's healthy. Yes. Isabella is healthy. Yeah. And going back to her love for singing. She has two loves that I see is also painting. Parang ikaw din. Mm-mm, nakuha niya. Na-pass down talaga sa DNA yung genes ng artistry, no? So, meron na naman siyang concert day. Post Mother's Day, on the 27th. Yan. Yeah. And we've made this a venue in the garden. Itong napakagandang hasyenda, ang venue. The title is Songs for a Mother's Heart. Ah, maganda. Mm-hmm. At si Isabella, wala pang balak maging mother. Wala naman, buti na lang. Hindi ka pa handa maging lolay. Hindi pa. Hindi, handa na ako, pero at the right time. Ano ang pangarap mo naman bilang nanay for Isabella? That she would give glory for the giftings that God has given her. To really focus, you know, and maging independent, you know, to really be able to make it out in the world with her talents. And most of all, to really serve God. Wala na nga sigurong mas hihigit pa sa pagmamahal at pagkalinga ng isang ina, ang sandigan ng lakas at katatagan ng isang anak. Thank you for being patient with me. Thank you for loving me and forgiving me often. Thank you for being my mama, for doing all the really hard work so that I can focus on the healing and the art. Thank you for your love and your endurance and for giving me such a beautiful example every day of a life devoted to God. Thank you. Thank you for your example. I love you so very much. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.